45 years na ang tabako farmer si Tatay Regino sa Ilocos Norte. Pero gaya ng maraming magsasaka doon, iniisip na niyang tumigil sa pagtatanim ng tabako. Taon-taon kasi, lugi at lubog sa utang si Tatay Regino. Sa katunayan, hindi pa niya tapos bayaran ang utang nung huling anihan, pero uutang na naman siya. Tapos hindi pa nagbayad iti utang, kapilitan nga may iturong na kami di kila narigatan kapot iwan met iti presyo iti tubeko administration kada kami kapno kas taket rumang ay iti kasasaad ni met nga agmumula iti tabako. Apat na taon nang patuloy na bumabagsak ang presyo sa bentahan ng tabako. Mula 94 pesos noong 2015, naging 89 pesos noong 2016 at patuloy pang bumaba sa 83 pesos nitong 2017. Ngayon taon, 80 pesos per kilo na lang binibili ang tabako. Kaya naman sa nakaraang dialogo ng Tobacco Tripartite Consultative Conference, lumawas sa mga magsasaka mula sa Ilocos patungong Maynila para ipanawagan nilang itaas ang presyo ng tabako sa 128 pesos kada kilo. Samantala iti naramid ti naduma-duman nga panawen nga panang kwamitar ay mi iti tripartite ket awan pulos man ti inted da agundaway wenno panangted kada kami ti ustung umanidad tapno DJ kayat mi nga presyo ket isu kumameten iti itedda nga kalintigan ni Apo agmulmaula iti tabako. Tinawag ng grupong Stop Exploitation na inutil ang National Tobacco Administration dahil sila pa di umano ang nagtutulak sa mga magsasaka na tanggapin ang pisong dagdag na minumungkahi ng traders. Masyadong bias ng NTA na imbes na yung interest ng mga magsasaka, ang kanyang mas ipinupursige ay mas nakikita natin na yung interest pa rin ng mga mamimili yung kanyang pinapanigan. Giit ng grupo, may pondong nakalaan para suportahan ang tobacco farmers na nakasaad sa batas. Sa ilalim ng RA 7171, may pondong nakalaan para sa mga magsasaka mula sa 15% ng excise tax na nakokolekta ng gobyerno sa tobacco. Pero imbis na makatulong ito sa kanila, nagiging source lang daw ito ng korupsyon ng local officials. Ayon sa grupong Stop Exploitation, kung magbibigay ng suporta ang gobyerno, marami pang mahihikayat na patuloy na magtanim ng tabako. Kung mabigay yung kahilingan na mataas na presyo para dun sa produktong tabako, ito ay isang makakainganyo pa sa mga maraming magsasaka upang mahihikayat na magtanim ng tabako. Ito si Mika Magaro kasama ang Northern Dispatch Weekly at Tudla Productions nag-uulat para sa Alab.